Hello there, Aquarius sign. Yeah, this is your monthly reading. So this is your reading for the month of July, love reading. So Aquarius, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Okay, so cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius sign. Okay. So, Aquarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, and your Venus sign. And kasi pwede doon kayo maka-resonate. And kahit na naka-resonate kayo sa reading na to, still do check your other signs kasi pwedeng mag-connect doon yung reading ninyo, makontinue. So, however, naka-resonate pa din kayo. So, Aquarius, I will going to pull an oracle card. This is your monthly reading for the month of July. Ano ang kailangan mong malaman? So, let's see. Forgiveness. Okay. So, what happened ba? Ano bang nangyayari ngayon sa inyo, Aquarius? What is happening right now, Aquarius? What is happening right now sa mga Aquarius people? So, take what resonates and leave the rest, okay? Okay, so hindi ka pa talaga naka-move on, Aquarius, sa mga nangyari sa inyo. Kaya siguro merong forgiveness dito. You still wanted to take the leap of faith towards a new beginning with that person. You still wanted na itong tao na to, babalikan siya at ayusin kayo. Nakita ko dito, nagkaroon talaga ng option, like hindi ko alam, or it's either this is a part of you na hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo, whether to move on or not, whether to try again or not, kasi nahirapan ka pa, masakit pa talaga para sa iyo to ang mga nangyari sa inyo. But you are being practical here. Actually, parang nadun ka na sa point. Siguro feeling ko meron na nagliligo sa'yo or nagpaparamdam, pero hindi mo tinatanggap to kasi hindi ka pa naka-move on from your recent person. And nandun ka sa point na nagpo-focus ka na lang muna sa sarili mo, pero deep inside of you, masakit talaga yung mga nangyari sa inyo. Pwedeng you are married to this person and may anak kayo, may responsibility kayo, or some of you, pwedeng yun yung gusto mong mangyari sa relasyon na meron kayo. Okay? So, let's see about your person's feelings towards you here. So, you might be dealing with a young Capricorn, Virgo, Taurus. So, check your placement. Baka may Capricorn sa chart ninyo or malakas yung Capricorn sa placement ninyo. So, what is your person's feeling? Not sure about sa mga nararamdaman niya. Pero somehow nag-iisip siya talaga dito na balikan ka, na ayusin kayo. And to offer you this goals together, a commitment again. Pero I can sense na it's either na okay. Feeling ko meron, nagkaroon siya ng iba, but then that person, your person is hiding something from that person. Okay. Either pwede din tong vice versa. Okay? Pwede din tong meron siyang matagal ng karelasyon or asawa ba, and tinago niya to sa'yo.
Okay, pwedeng kaya ka hindi na ka-move on dahil sa yon na nangyari na yon. Dahil sa ginawa niya sa'yo na ganun. So, takes what resonates. Hindi ka siya sure sa mga nararamdaman niya ngayon. Siguro kaya din siya umalis sa sitwasyon ninyo because of that. Meron nagkaroon din sa siguro sa kanya ng takot na nagkaroon ng mga realization sa buhay niya. Nakapag-isip-isip siya. Baka some of you are LDR. Some of you are like, or it's either na your person might have really think about this many times bago siya nag-desisyon. And sobrang masakit to sa'yo kasi para sa'yo, minahal mo kasi talaga siya. Like, pinagkatiwalaan kita sa mga nararamdaman ko. Tapos, ito lang pala yung gagawin mo sa akin. Kasi, you know, Aquarius, hindi sila ganun kadali-dali. Hindi kayo ganun kadali magmahal. Like, you need to trust someone para mahalin ninyo. But then, when you did that, you thought that this person, siya na yung makakasama mo, and binigo ka niya. Kaya napakasakit sa'yo yung nangyari nito. So, how you feel about the situation? Tired. You feel so tired. Parang umaasa ka na hindi. Parang gusto mo nang mag-move on, na gusto mo na magkaroon na lang ng tanggapin na lang yung mga bagong suitors mo, but you still wanted that to have a victory with that person. Ang gulo, nakakapagod. And because you're hoping, and as well as you wanted to move on, and I can see here that napakasakit to para sa iyo because you have expected sa person na to na magkakaroon talaga kayo ng magandang commitment, but then this person betrayed you. So this is what you feel. So what you need to know for the month of July. What you need to know. What you need to know for the month of July. Okay, this month of July, feeling ko that this person will going to take the leap of faith towards a new beginning with you. At sasabihin niya sa'yo na mahal ka pa din niya or minahal ka talaga niya. Okay? So, I can see for this month of July, hindi ka na magpapaloko this time. This month of July, andun ka na sa point dahil alam mo na yung katotohanan, hindi ka na naive, like you have already like studied about this, or may nalalaman ka na ng katotohanan, tahimik ka lang, you are an Aquarius. Ganun talaga sila. And feeling ko dito that nadun ka na sa point of really having this decision na mag-umpisa na ako na sa sarili ko mismo, na mag-move on na ako, magiging happy na ako alone. And
until sa hindi, kung hindi siya magbago, kung hindi niya ayusin yung mga dapat ayusin sa buhay niya, then I will going to move on. But this is what you've been waiting for. Etong pagbabalik niya, this taking the leap of faith towards a new beginning with you. So pwedeng magkaroon dito ng babalik siya sa iyo, to be fair sa iyo sa mga nangyari sa inyo. But then feeling ko on your part, you are going to cut off this situation. Siguro magkakaroon kayo ng communication somehow, like you wanted to try to, pero aabot din sa mawawalan ka ng tiwala sa kanya, and ikaw mismo yung magka-cut off dito dahil sa mga nalalaman mo. Parang mag-hallucinate ka na kasi dito eh, dahil sa mga nalalaman mo. And siguro feeling ko magde-decide ka pa din na hindi na lang siguro muna. There's kind of weird thing para sa'yo that you are going to cut off this situation kasi parang nawawalan ka na ng tiwala, pero mahal mo tong taong to. Feeling ko, this is how you test this person, kung give up pa siya or hindi. This month of July. Okay. Okay. So, I can sense na magkakaroon ng new beginning dito sa inyo for the outcome of this. So, this will be in the near future, in the future. Kasi ipapakita talaga sa'yo ng person na to na magiging matured enough na siya sa sitwasyon. So, pwede itong reading na to, hindi to sa lahat ng like marriage. Pwede din tong hindi. Pwedeng boyfriend, girlfriend lang to. Pwedeng committed talaga. Like, long-term relationship. Something like that. It could be to anyone, okay? So, pwedeng yung third party dito is not married. Pwedeng hindi. Pwedeng yes. Okay? Did you understand me? Okay? What I mean is, pwedeng hindi involve yung marriage dito. Pwedeng involve. Okay? So, it takes what resonate. Nakita ko kasi in this outcome, kasi this person will going to do everything para maging matured enough na ipapakita niya sa'yo na tutuparin na natin yung mga plano natin sa buhay at magkakaroon na ng new beginning. Mag-o-offer siya sa'yo ulit ng new beginning after nang hindi kayo nag-uusap. Feeling ko kasi this month of July, magkakaroon ng pag-uusap sa inyo. Like, itatry niya na maglalapit sa'yo at ayusin kayo. Pero feeling ko on your part din na magmamatigas ka dito. Pero you will try to communicate this person. You will try kung ano yung mararamdaman ninyo or mo sa pagbabalik niya. Pero makakaramdam ka dito ng kawalan ng tiwala. At parang dahil sa mga nalaman mo, parang mag-hallucinate ka na palagi dito until sa point na ikaw mag-cut off ng sitwasyon ngayon because hindi mo kakayanin yung overthink mo. Yung kasi Aquarius are really overthinker. So, hindi mo kakayanin yun. Kaya ikaw mismo mag-cut off. So, in the near future, in the future, for the outcome of this, so, pwedeng mangyari kasi dito na parang, pasensya na sa ingay. Okay, so, parang hindi kayo mag-uusap, maging cool kayo, and one of you will going to walk away. It's either okay, tanggap na natin na wala na tayo, okay, tatanggap, pero meron pa din sa taong ito na confident na babalikan ko pa din si Aquarius, ayusin pa din namin to, okay, itatry pa din namin to.
So, in the near future, pwedeng mangyari kasi yun. Kasi pwedeng magkaayos kayo in the near future after ng cold na hindi kayo mag-usap, maging cold kayo pareho. Kasi nandito kasi yung forgiveness. So, pwedeng magkapatawaran din kayo somehow in the near future. Okay? So, that is my reading for you, Aquarius. It's a bit of like, may mga takot sa'yo dito in the near future for the outcome of this. Pero, since nakikita mo sa person mo yung effort na ayusin niya na talaga this time, they're really going to have a decision for you na mahal mo pa din kasi siya eh. Hindi naman kasi siya nawala sa buhay mo, sa puso mo. And even that person, kaya nga bumalik siya sa'yo, kaya nga pinilit niya na ayusin na this time magiging matured enough na talaga siya na harapin at ayusin yung it's either family ninyo or relationship ninyo yung dalawa. So, dadaan pa kayo in the near future sa hindi pag-uusap, sa totally like accepted na wala na until sa magkakaroon kayo ng chance ulit na magkakabalikan and to have a celebration more because there is a forgiveness already dito. Okay, so that is my reading for you, Aquarius. Thank you for the month of July. Thank you and God bless.